Hey guys, a quick reminder to please stay safe, stay home, and watch our videos. Let's knock out coronavirus. From all of us at the Boxing Content Creators Club of the Philippines. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Pow salute, Powcast Sports. Another exclusive interview na naman po tayo at this time kakausap natin isang boksingero na sumikat talaga dito sa Pinas to. At of course, requested by the boxing fans at nasa kabilang linya, medyo maingay ngayon. Pero syempre, kailangan ko muna natin i-introduce siya na parang announcer yung ginagawa natin, ha? So, simulan na natin, introduce natin na parang boxing announcer, parang practice na rin. So, ladies and gentlemen, welcome to Powcast Sports Podcast. And this interview is sponsored by tindahan ni Aling Sally dyan sa labas. This interview is about 10 to 20 minutes of actions. Let me introduce our guest. He was fighting in the bantamweight division. His record, 36 wins, 23 by knockouts with only 2 defeats and 1 bout even. He is the former WBO Asia Pacific Bantamweight Champion and the former WBO World Bantamweight Challenger from Cebu and from the famed Ala Boxing Gym dati, ha. Put your hands together for AJ Bazooka Banal. Pare, parang AJ. Pasensya ka na. Magaling araw po, sir. Okay. Okay lang pa rin. Ganun pa rin, sir. Guwapo pa rin, sir. Sabi ko nga eh. Ito ba, guwapong-guwapong AJ Banal. Pare, tanong ko lang kagad, ha. Simulan ko kagad to, ha. Retired ka na ba? Ah, hindi po, sir. May balak pa lang. May balak talaga ako, sir. Kasi, ang inihintay ko lang ngayon, sir. Alam mo, sir. Alam mo na, kita mo lang ipi ko, sir. Siyempre, lumaki ako kasi. Kasi nakahit. Ay, nakain, tapos. Pabala ko kasi, basta marami talaga akong plano, sir. Okay. Sabihin ako, sir. O, kasi kung mag-question ka sa akin, siyempre, sasagutin ko. Okay, sige, tingnan natin, ha. Sabi mo yan, tanongin kita. Pero kumusta ka ngayon? Nasaan ka ba ngayon? Nandito sa Cebu, sir. Diyan sa bahay mo, diyan ka nakatira. Oo, ako, Cebu. Sir. Okay. At tapos, anong mo ngayon? Anong ginagawa mo? Anong trabaho mo? Meron ka bang trabaho? Sa ngayon, sir, kasi lockdown dito si Cebu, sir. Ano ako dito, sir? Volunteers dito sa barangay, sir ba? Uy, volunteer. Frontliner ka. Opo, sir. Uy, salamat, pare. Gusto ko tang pasalamatan. Boksingero na frontliner pala si AJ Banal. Okay. So anong ginagawa mo as frontliner? Taga ano kayo? Taga bigay ng mga pagkain. Anong ginagawa niyo? Taga banta. Ako lang po ang taga pag-scan po. Ano yung anong parang barcode, sir. Yung may lagnat pa, ganun ba? Okay, taga so maglogbook sa mga tao, sinong lalabas, sinong papasok, ganun. Ayos pala yan. Ibig sabihin, walang makapalag sa'yo na lalabas. Yun yung sabi dito sa mga barangay captain, eh. Mas maganda ito si Ichi kasi mga tao, magano talaga. Parang matatakot, sir ba? Oo. Wala ka pa naman sinusuntok na matigas ang ulo. Wala naman, sir. Be humble lang ako, sir. Okay. Sumasabay din ako. Siyempre, hindi natin kasi minsan may mga loko-loko na tao. Siyempre, sabayan lang natin. Hindi lang tayo bigyan ng suntok. Ganun. Kung bibigyan, siyempre, mas bibigyan pa natin siya lang ng suntok. Okay. Sige, bago kita tanongin, bago tayo maging seryoso sa usapan tungkol sa'yo, gusto lang kita tanongin, ha? Updated ka ba sa mga nangyayari sa boxing din ngayon? Hindi masyado, sir, bro. Talaga, kagaya nilang mga close friend ko, si General Casamero, Jeron Mahangka, yan, mga talaga ako dyan, mga upkeep talaga ako dyan. Oh, sige. Pero yung mga heavyweight, sir, hindi talaga ako kasi, alam mo, sir, hindi talaga ako mahilig sa mga Get update pa ako, sir. Tapos, mga heavyweight, mga maglaro, hindi talaga ako manood, sir. Alam mo bakit, sir? Bakit? Kasi yung move, sir, ba? Yung galaw, ba? Hindi mabilis, eh. Kapag manood ka, tapos, bit, siyempre, yung baka mag-gifted mo, baka makuha mo yung style nila. Ganun ba? Okay. Tanda yung mga awit mo, at saka yung ano mo, mas mabilis na timbang mo, ba? Sir, ba? Naintindihan ko. Para makuha mo din ba?
Pare, ibig sabihin mas mababagal talaga yung malalaki. So, yes, tama sir. Anyway, pare, total, sinabi mo na rin, ha? Mainit kasing usapan ito, eh. Medyo na-postpone lang yung laban nila. Pero tanongin na rin kita, ha? Sabi mo, Casimero versus Inoue. Sino ba? Ano ba mangyayari dito sa laban na to? Sa tingin ko, sir, hindi naman sa ano yan. Sa number one talaga, sir. Ang pinagmayabang talaga sa isang boxer, long training. Sa tingin ko naman, ito si Casimero naman, bye. Sa tingin ko, parang 60-40. 60% kay ano, kay Noya, at saka 40% kay Casimero. Pero hindi natin alam kasi ang boxer talaga, si Casimero, pusigi talaga sa ano, training, grabe training niya. Hindi kasi parang pinaplanuhan nila ba? Parang pinaplano talaga ni Casimero. Kasi po naman si Noya din, baka kung sobrang kumpiyansa kasi dinalo niya si Junairi. Siyempre, sa isip niya, wala nang makatalo sa akin. Pero hindi natin alam kasi Casimero, nagpupusigi sa training niyan eh. Tapos ito naman si Noya, siyempre manonood din sa ano yan, sa mga previous fight ni Casimero. Manood yan. Siyempre, kapag manood na daw, siyempre may plano sila. Hindi natin alam kung nasa taas na ring na. Doon na mag-aalaman. First round, second round, third round, sa third round na mag-aalaman. Sa first and second, studying pa yan eh. Sabi makukuha yung style, ganun. Okay. So, lamang si Inoue sa'yo. Pero kung wari, sa bantamweight ka rin kasi sumikat eh. Kung ikaw yung makakalaban ni Inoue, paano ba talunin si Inoue? Pastingin ko rin. Parang sa akin, sa part sa side ko naman, parang mahirapan din ako kasi minsan mautak din eh. Okay. Mautak din kasi takbo na takbo kasi hindi. Yan ang pinakamahirapan talaga ako sir sa boxer na laging takbo na takbo. Oo nga. Kung boxer na pasok, sabay-sabayan, yun, paborito ko yun. Okay. Sa mga boxer talaga, sir, may ibang-ibang boxer, may weaknesses talaga, sir. Walang boxer na walang weaknesses. Mayroon talaga yan. Oo, tama ka dyan. Pare, sa boxing, matanong ko lang, sa Pilipinas, may nakikita ka bang isang boxingero na bata pa na sa tingin mo sisikat? Tingin ko sa ngayon sir, so far, talaga, yung nakikita ko talaga, ito si Jeremy Nangkas. Tapos yung mga bata talaga, marami talaga sa ngayon, kasi grabe na boxing ngayon eh. Madami, pero hindi pa nagpapangalan, amateur pa. Balaaraw, magasisikat din sila. Okay. Pare, ito naman kay Pacquiao. Siyempre, kailangan natin pag-usapan si Pacquiao, ha? Pare, sa tingin mo, sinong mas pinakamagandang sunod niya mga kalaban para sa'yo? Para sa akin, sir, mas maganda si Ryan Garcia, sir. Ryan Garcia? Uy, naghahamon na yan. Oo, kasi yung batang-bata yan, di ba, sir? Oo. Undefeated. Maganda yan, sir. Yun, doon makalaman sa buong mundo kung sino talaga ang hari. Kasi sikat niya si Garcia eh. Na ito, simple, si Manny Pacquiao, may edad na din. Kung bigyan tayo ng lakas ng loob na manalo si Pacquiao, sobrang sikat talaga ng Pilipinas. Dito si Ryan Garcia, hindi ito magpatalo eh. Hindi ito magpatalo, simple. Olympian yata yan, di ba sir? Olympian yata si Garcia eh. Basta ang alam ko talagang sikat na sikat siya ngayon dahil may itsura eh. May itsura. Pero 140 yung nilalabanan niya, 147 si Pacquiao eh. Ano ba, aakyat ba si Garcia o bababa si Pacquiao? Mas maganda, bababa si Pacquiao. Mas mabilis si Pacquiao sa baba, 140, mas maganda yan. Okay. Maganda yan. Sige.
Okay. Pare, ano, matanong lang kita ha. Sa'yo, nagte-training ka pa rin ngayon? Tuloy pa rin yung training mo kahit pa paano? Opo, sir. Opo, sir. Nagte-training rin ako. Pero minsan-minsan lang kasi, ano, sa ngayon, yung wala pa lang, ano, na wala pa lang, yung virus na yan, siyempre training ako. Mm-hmm. Mag-training ako, pero, mula sir, hindi seryoso sir, ba? Ano lang ba? Papawis. Okay. In case na may, ano, may bibigyan akong laban ng ano ko, yung busing ko. Yung busing ko, sir, Chinese. Uh-uh. Sa China, doon ako, China, nag-busy. Tapos, umuwi lang ako kasi may, ano, may virus. Ah, okay. Kaya, ano, sir, yung busing ko, sabi niya, pagkatapos ng virus, lilipad ako kasi anytime naman ako makalipad kasi visa ko, 1 year pa eh. Mm-hmm. Tapos, nalalabanan ako doon. Alam mo sir, natin lang to sir, kahit makarinig din sa ibang tao, alam ko. Okay. Nakalaban ako, dalawa doon sir, colorum. Colorum, alam mo yung colorum sir? Oo, alam ko. Colorum. Oo, okay. Dalawang bisis. Ah, kaya pala wala siya sa box rec. Wala siya sa box rec. Parang ano lang, exhibition lang, laro-laro lang. Parang ganun sir, pero may panalo, may talo, ganun ba? Oo. Doon, mga Chinese, may pustahan, ganun ba? Huwag mo lang ya. Pag maabot to sa pilboxing. Maabot talaga. Pero okay lang, ano? Ate na palagi, exhibition. Exhibition lang. Hindi, so, pare, tanungin lang kita, isasama ka ba to sa interview natin o wag? Sige, isama sir, walang problema sir. Okay, exhibition lang naman eh. Pero yung official na record mo pare, nakita ko dito, pinaka-official mo, 2018 pa, May. Opo sir, Sa SM sir. North Edsa, nandito rin yata ako eh. Opo sir. Nakita yata tayo doon sir. Oo. Pero pare, so hindi mo talaga naisipan huminto kasi puros panalo yung sunod-sunod na laban mo eh. Hindi pa sir. Kapag matalo na ako dalawang bisis pa sir, yun. Mm-mm. Yun pa na talaga ako sir. 31 years old ka pa lang naman eh. 31, batang bata pa. Ganun mangyari sir eh. Ganun mangyari oh, 31 years old ako. Tapos, ano ako, nakambak ako. Oo. Awa ng Panginoon. Oo. Kung sakali lang, matalo ako, okay lang kasi kambak, kailangan palang develop yung katawan tapos bibilisan ko pa eh. Pangalawa, kung nanalo, tuloy na yan. Kung panalo, tuloy na yan. Mm. Matalo na naman, hindi na ako, hinto na talaga ako dyan. Okay, kailangan. Sa akin talaga sir, ako talaga sir, hindi talaga ako lalaro kapag walang training. Mm. At saka dapat insayado talaga ako, kailangan talaga yan. Kasi ako ah, mga boxer naman yung kawawa kapag hindi insayado, pwede tayo maging umatos, pwede tayo ma-paralyze pag walang training. Ako naman yung boxer na hindi papayag na walang training, nalalaban. Training talaga ako. Siyempre, tao, hindi talaga ako magpatalo eh. Okay. Hindi talaga ako magpatalo. Okay, pare, alam mo, isa ka sa boxer na talagang sumikat na sumikat, lalo na doon sa bantamweight dati. Ano ba sa tingin mo, bakit ka nakilala sa sobrang tao? Lalo na nung kapanahon mo nung bantam ka pa. Oo. Ano sa tingin mo, anong dahilan bakit ka talagang sumikat? Ay, ang dahilan talaga, sir, number one, yung mga kalaban ko, mga world caliber talaga. Tapos, number two, siyempre, sa artista pala ako, sir, para siya ako si John Lloyd. Charisma sir ba? Grabe yung charisma ng mga tao ba? Siyempre, ito, si Jibo na eh. Kasi maglaro ako. Siyempre, kakain talaga ako ng kamao eh. Siyempre, kakain nila ng kamao ng kalaban. Magandang laban sir ba? Sa'yo mo, ano, yung, kung artista ka, para kang si John Lloyd? Oo, si artista ba si John Lloyd. Kahit gano'n ang muka, maraming manood kasi. Marami talaga manood kasi doon kasi sikat. Okay. Okay, mare. Mare, nakalaban ka sa Amerika, ha? Naalala ko. Lahat ng laban mo sa Amerika, puro panalo yun. Ano ba yun? Kwentuhan mo nga kami sa experience mo sa laban mo sa Amerika. Unang laban ko sa Amerika, sir. Nung undercard ako kay ni Oscar De La Hoya versus Mayweather. Oh. Yung kalaban ko naman, si Alberto Rosas.
Oo, magaling talaga yun. Naging world champion ba yun? Oo. Natalo ko siya. Natalo ko siya. Unanimous. Unanimous. Next na laban na. Nano ko siya na. Next na ano na. Nalaro niya. Naging world champion na siya. Oo. Pare, naging ikaw ha. Speaking of world champion, sorry. Nakita ko kasi sa record mo, may dalawang talo ka lang, pero yung dalawang talo mo, ito sana yung nagbigay talaga na iba sana talaga yung karir mo. Dahil yung isa, you know, interim, yung isa, WBO, ano yung naaalala mo sa laban mo kay Panya Uto, kay Porlang Sourcing You, at saka Rafael Concepcion? Una-una, sir, kay Rafael Concepcion, sir. Siyempre, bata pa ako doon, sir. Siyempre, marami pang mga na kakulangan, walang experience. Siyempre, hot na hot talaga ako. Siyempre, na-apply ko na. Ko na lahat sila. Nakuha ko na lahat. Yung pangalawang talo ko naman, sir. Alam ko na lahat ang problema eh. Stop ako na referee. Nagalit-galit talaga ako. Pag-stop, kaya ko po naman. May sit up na yun, sir eh. Kasi sabi ng coach ko, sige ah. Pagdating ng 8 or 9 rounds, 8-9, 10, dapat relax ka na. Relax ka na. Pagdating ng 11-12, baba na tayo. Doon ang sit-up namin, sir. So, hindi akalain na nagsambahan ako. Yun. Doon ako, Doon, alam mo na yun, sir. Okay. Sa mga dalawang talo mo, kung maibabalik mo, ano sana yung binago mo at ano yung natutunan mo dun sa laban, mga laban mo na yun? Marami. Number one talaga, sir, yung hindi ka magmadali. Number two, dapat mauta ka din. Huwag kang sugod na sugod. Dapat saan yung bakante na, saan yung open sa kalaban. Doon ka papasok. Okay. Pare, ngayon ba pala, may balik ko lang ha, anong division ka na talaga lalaban ngayon? Ngayon, sir, 130, sir. 130 pounds, sir. 130 ka na lalaban ngayon? Oo, 130 pounds. 130 pounds. Okay. Pero mas mabilis ako sa 126, sir. Oh. 126. Oo. Oh. Hindi na kayang maibalik pa sa mas mabata. Mas mababa. Kasi dati doon ka magaling eh. Parang sa tingin mo, sir, parang mabalik yan pero mga 6 months. Mga 8 months. Kasi papayat ako dyan, sir. Okay. Hirap talaga pag medyo tumatanda na, ang hirap magpababa ng timbang, no? Opo, sir. Pero sa ganito, sir, mga hanggang hanggang 130 talaga, sir. Oo, 130. Kaya, okay naman. Nakailan laban ka sa 130? Naka-137 ka pang laban eh. Kaya naman yung mga suntok. Sir. Mabibigat ba talaga yung mga suntok nila? Kaya lang, sir. Sa ensayo lang, sir. Kasi, ako naman yung boxer na, sir, scientific din maglaro, sir, ba? Marunong din dapat scientific ka din. Marunong ka magano. Marunong naman ako, no? Okay. Umilag sa kamao, sir. Hindi naman ako kain na kain. Baka mabusog tayo dyan, sir. Baka maging manginasal tayo dyan. Ayos makausapan sa iyo, Pare, nung kapanahon ang meron ka bang boxingero sana na gustong sana mga kalaban dati? Kung meron. Lalo na nung medyo sikat ka. Meron ka bang boxingero na type na mga kalaban dati? That is last ng Montel. Montel, George R.C., yun ang gusto kong kalaban dati. Okay. Pare, sa boxing career mo, medyo matagal-tagal ka na rin nag-boxing. Ano yung pinaka masayang alaala mo so far sa boxing? Masaya alaala ko doon sa Las Vegas, sa Manila, kasi may welcome ka doon ng mga kababayan natin. Siyempre, basta sir, masaya talaga, lalo na sa Pilipinas, welcome ka ng mga tao. Ay, gano'n. Ichi, I love you. Okay. Kung merong masaya, ano yung pinakamalungkot? Ito ba yung talo mo? Ano yung pinakamalungkot na alaala mo sa boxing? Siyempre, yung talo ko talaga, sir. Yung talo ko, gano'n, rang
parang displeased na ako, sir. Parang ano, lim. Basta, sobra talaga, sir, na parang gusto mo ka lang magpakamatay, ganun. Grabe. Gusto mo sana magpakamatay nung natalo ka? Bad naman. Oo. Eh, parang gano'n, parang wala rin. Parang na-blanko na ako noon, sir. Parang na-blanko lang. Na-blanko lang yata ako noon, sir. Okay. Kasi, nang natalo ako. Mga dalawang araw, tapos natalo ako, tatlong araw, minum ako. Kami lang po, parang lungkot. Siyempre, gago naman tong alcoholic na to. Parang mapapasok sa utang natin. Eh, siyempre, yun. Umunod ako ng armas. So, 3-hit lang, sir. Yung 3-hit lang, sir, ba? Oo. Dito, nilagyan ko ng isang bullet lang. So, inaikot ko. Kasi kung hindi ito puputok sa ulo ko, ibig sabihin, marami pa akong maranasan sa buhay. Nagawa ko naman, sir. Pagla ko, pinutok ko sa ulo ko, wala, hindi naman pumutok. Grabe ka. Oo, totoo yun, sir. Pare, sabihin mo naman sa mga nakikinig at nanonood sa atin na huwag gagayahin yan at huwag gagawin at nagkamali ka doon. Yung narinig ngayon sa mga media ngayon, yung mga tao ngayon, huwag nyo gayaan yung ginagawa ko. Kasi yung na time na yon na ginagawa ko, walang swerte-swerte lang yon kasi nakainom ako, tapos ang talo, siyempre, sa utak ko, malungkot ako, kaya ko yon nagawa. Okay. Huwag nyo gayahin. Okay. Pero ngayon, okay ka na. Anong mapapayo mo? Anong mapapayo mo sa mga boksingero ngayon para mas maging matibay ang utak at para talagang magtuloy-tuloy sa boxing? Anong payo mo sa kanila? Ang payo ko sa kanila, sir, number one talaga, dapat magano sila, kailangan ng pag-aaral, tapos gusto nyo ng boxing, dapat isabay mo, aral boxing. Kapag magprofessional ka na, dapat wala nang aral kasi grabe na ensayo eh. Grabe na ensayo, okay. tapos determination, disiplina sa sarili. Basta yun talaga, sir, sakripisyo. Okay. Kailangan talaga yan. Okay. Tuloy-tuloy natin ang tanong. Medyo nagkaroon lang ng problema sa recording. But okay, nagulat ako talaga sa mga sinabi mo at maganda yung payo mo sa mga fans. At alam ko, marami pa rin sumusuporta sa iyo ngayon at hinahanap ka bumalik. AJ, bigyan mo naman kami ng huling mensahe mo doon sa mga pare, sa mga fans mo talaga na naghanap sa iyo, na nag-request sa iyo. At kung may mga gusto ka pang pasalamatan, pare. Lalo na po sa mga fans ko, yung lalo na nakarinig ngayon. Ang mga advice ko na lang sa kanila, ang masabi ko na sa kanila, yung asa pa na babalik ako, babalik talaga ako. Pero hintay muna tayo kasi kapag malalaman nyo yan, kapag wala na ako kasi magpupusa ako sa Facebook ko. Okay. Masasabi ko doon, retire na ako. Tapos ngayon, hindi. Wala pa yan sa isip ko na mag-retire ako. May balak talaga ako sa buhay ko. Okay. Kaya, balang araw, yung mahal ko na fans dyan, balang araw, sisikapin ko yan. Okay. Aakyat muli sa ring. Puputok ulit ang bazooka ng walakas at susuportahan ka namin. Isa ako dyan sa susuporta sa'yo. Babalita natin yung mga laban mo. Feeling ko, kayang-kaya mo pa rin maging world champion. At basta decidido lang talaga. At pare, wag mo nang uulitin yung binanggit mo, ha? Opo, sir. Salamat talaga. Salamat. Nakakagulat itong title na to ng pwede kong gabang gawin title yan? Dito sa... Hello? Pwede kong gawin title sa YouTube. Ikaw bahala, sir. grabe, magugulat ng mga tao. Pero anyway, salamat, pare, at pinagbigyan mo ako at good luck sa career mo. Salamat sa pagiging frontliner din. At sa uulitin, sana magka-interview ulit tayo sa sunod. Pag-usapan na natin yung laban mo. Opo, sir. Okay, sir. Walang problema, sir. Maraming salamat, sir. Okay. Salamat sa'yo, pare, ha. Salamat. Opo. Text ka lang lagi kung ano. Tsaka baka makapunta ako sa Cebu ulit pagkatapos ng coronavirus. Pwede manawagan sa lahat, sir.
Sige. Pambagit ang pangalan, oh. Sige, oh, pare, go. Una-una po sa lahat, kasi crisis ngayon. Ayaw, matulungan yung bansa natin. At saka, ipaano ko, mga asawa ko, si Junbit Banal, yung anak ko, si Alexit Jen Banal, Alexbit Banal, Alexjan Banal, yung junior ko, at saka yung pamilya ko. I hope matapos na to itong virus na to. Yan lang po, sir. At saka yung mayor namin, Mayor Edgar Labilla dito sa Cebu City. Okay. Salamat, pare. And good luck. Opa, and sir. Thank you very much ulit, ha? Opo, sir. Marami pong salamat. Next interview naman, sir. Walang problema. Interview ka lang na-interview sa akin. Walang pong problema po, sir. Misis ka lang, sir. Sige. Asahan ko yan. Salamat, pare. Opo, sir. Marami pong salamat, sir. Salamat. Okay. Thank you. Okay. Unang-una po sa lahat, nagpasalamat po tayo kay AJ Banal sa interview, at gusto ko lang pong ulit-ulitin, at sa mga nanonood po, nakikinig po nitong aking podcast, na wag po natin susubukan o itatry man lang yung mga ganung bagay. Si AJ Banapol, sinabi niya na lasing siya nung sinubukan niya maglagay ng baril sa kanyang ulo. I am telling you, it's not the way. So sinabi na rin po yan ni AJ, at maganda naman, at least kahit papano ngayon ay maliwanag na ang utak ni AJ Banal. Siya po ay gustong bumalik sa pagboboxing. Siya po ay gusto ulit maging world champion. At para sa akin po, lalo na sa lahat ng boxingero na nakikinig, lahat ng fans na nakikinig, medyo nasyak ako. Pero hindi po iyan ang solusyon. Marami po tayong pwede makausap. Mahirap talaga pag tinawag, dinapuan tayo ng pagiging depressed, ng depression. Kumausap na lang po tayo ng tao, at wag nating tapusin ang ating buhay. Ito po ay importante, at lalo na isa kang tinitingala na tao, at maraming sumusuporta sa iyo, maraming nagmamahal sa iyo. AJ, saludo pa rin ako sa iyo. Sana makita ko na maging maganda ang karir mo sa boxing, kung hindi man sa boxing, sa buhay, tumaas ang buhay mo, at you know, at least maging stable. Iyan naman talaga ang gusto ng karamihan ng boxingero, maging stable. At nandito tayo, piling ko tuloy parang yung aking podcast, parang ano na, minsan sumbungan, minsan parang talk show talaga ng mga parang artista ang dating. Sabi niya para daw siya sa John Lloyd, eh. At napakasaya, at okay na okay na siya, frontliner pa siya ngayon, tumutulong sa kanilang barangay. Kaya saludo ko sa iyo, and suportahan po natin si AJ. Please, pakilagyan lang po ng mga comment nyo kay AJ Banal, Bazooka Banal. Alam natin, puputok pa yung bazooka na yan. So, sa susunod po uli, at kung may mga boksingero po kayo, o kaya may mga boksingero dyan na gustong magsumbong, ala Rafi Tool po, o kaya Buya Bunda, labas niyo yung mga sekreto, revelasyon, grabe ha, kagulo talaga. Anyway, pasalud, Powcast Sports, papaalam na muna ako. Hanggang sa susunod na edisyon, or show, or podcast, salamat po. Subscribe, comment, and share po. Salamat po sa inyo lahat. Hi, my name is Pao Salud. Thank you very much for watching until the very end of this video. If you haven't done so, please do subscribe to my YouTube channel, and don't forget to hit the notification bell so you won't miss any of our uploads. If you subscribe now, I think you and I could be best friends. Talk to you soon. Powcast Sports.